Good day mga jokes, and for today's video as requested, gagawa tayo ng stencil sa silkscreen gamit ang mixture ng sensitizer at white glue. Yan ang magiging emulsion natin. So, nasa na ba yung screen ko? So, ito yung screen natin. Ito. Pampupuriran eh. At ito yung design na ipoprocess natin dito sa ating silkscreen. Dinemo ko na po kung paano gawin tong design. Ito. Dun sa previous video ko. So, kung gusto nyong malaman kung paano gumawa nito, doon na lang po kayo ng previous video ko. At tayo na. So guys, ito yung exposure unit natin. Improvised lang siya. Meron siya tatlong fluorescents. Tatlo lang kasi pwede natin ganito. At nilagyan ko na rin ng foil para mas maganda yung reflection niya. Mas even yung distribution ng light. At one of these days, gagawa rin ako ng tutorial kung paano gumawa ng itong exposure box or exposure unit. Dito natin ilalapag o isasalang yung design natin na i-print natin sa ordinary bond paper. Ang iba, yung iba, gamit nila is acetate. Kaso medyo mahirap na ngayon umanap ng materialis na gano'n. So, ito na lang gagawin natin as alternative at papahiran na lang natin ng ordinary cooking oil para matain natin kahit konting transparency niya para mas maganda yung resulta. Ito na rin yung screen natin at ready na rin yung ating mixed emulsion na white glue at konting sensitizer. So, bubuhos lang natin siya dito. Gagamitin natin itong part. Pwede rin kang gumamit ang karton o squeegee nyo, gamitin nyo. Depende kung saan kayo komportable. Gagamitin ko dito itong lumang ATM karton na hindi ko na ginagamit. Okay, pagkatapos nyo siyang lagyan ng emulsion, gamit itong ATM card o kahit ano pa mang pwede nyo gamitin, mga ganito rin quality ng mga card. Pwede rin gamitin nyo yung squeegee, pwede rin. Ito gamit natin kasi sosyalan eh. Wala rin namang laman to. So, ayan na yung emulsion natin. Ang gagawin natin ngayon eh, patutuyuin natin siya gamit ang blower. So, advice ko na lang din, kung magpapatuyo kayo, dun kayo sa mga places o lugar sa bahay nyo na wala masyadong ilaw o yung medyo madilim. Kasi pag na-expose yung emulsion nyo na may sensitizer na eh, titigas yan at mahirap na siyang i-process. So gamit ang blower, patutuyin natin siya. So guys, salagyan lang natin siya ng ordinary cooking oil. Konti lang. Okay. Natin. Huwag ka dyan! Hindi na pong pansinin yan. Katapos nating lagyan ng cooking oil, ilalagay na natin ang ating silkscreen na may pinatuyong emulsion. Mabilisan lang kasi kapag na-expose to siya masyado sa light, eh masisira yung design niya. O, nilalagyan ko ng ganito, papel, para mas flat yung surface. Tapos, ito, plywood. At nilalagyan ko rin ito ng mga weights. Yan, ako lang gumawa ng mga weights na to. Yan, para flat talaga siya dito sa exposure unit natin.
At isiset natin ang ating timer, mga 2.5 minutes pwede na dito. Iona natin ang ating exposure unit. I-off na natin siya. Tanggalin natin to, mga weights. So dadalhin natin siya sa lababo para pasain at i-spray natin siya. So ito guys, tapos na natin siyang i-spray at patutuyuin natin siya gamit ang blower. So guys, tayo na siya at last tip, papahiran natin siya ng hardener. Ito. Hardener para mas matibay siya. So gamit lang natin cotton. Mas prefer ko yung ganito kasi mas matibay siya kahit isang Vivo pang t-shirts yung ipiprint nyo, hindi siya basta-basta nasisira. Igaya nung mga premix na mga emotions, medyo hindi siya ganun katibay kumpara dito. Basta maayos lang ang pagkakagawa, mas okay to. And then, patutuyin ulit natin siya gamit ng blower. Then, lalagyan na natin ng scotch tape dito para hindi mag-spill out yung pintura. So, ito na mga ka-jogards at nilagyan ko na siya ng scotch tape para safe siya. Hindi lalagpas dito yung mga pintura. At nilagyan ko na rin dito kasi uunahin natin yung base dito. Saka naman itong pangalawang kulay, itong jogards as in design. Pwede tayong magkulay dito ng red, pwedeng blue, o anumang preferred color natin. So, ito yung finished product natin at maraming salamat sa panonood. Hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe at pakihit pa rin yung ating notification bell. So, stay tuned lang mga ka-jokes dahil isusunod ko dito yung time-lapse ng kung paano ko siya pinig sa t-shirt. So, maraming salamat sa panonood at God bless us all.